Oh, panalunin natin si Pastor Kibuloy. Malamang sa malamang. Malamang sa malamang. Oh, eto, tingnan pa natin yung putya, lahat ng makikita natin sa Bagyo, ilabas natin. Oh, para ano, at least malaman ninyo kung ano nang estado ng bayan natin. Ang ganda-ganda pa naman ni Ina Mortel. Ina Mortel! Mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa. Batay sa datos ng NDRRMC, bukod dyan, lumobo rin ang bilang ng mga naapektuhan ng naturang sama ng panahon. Narito ang balita ni Valdivina Gracia. 13 na ang naitalang nasawi dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine sa bansa. Batay sa pinakahuling update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, 11 ang naitalang nasawi sa Bicol Region at 1 sa Calabar Zone at Region 3. Ngunit paglilinaw ng NDRRMC, ang naturang bilang ay isa sa ilalim pa sa validation. Bukod dyan, 7 ang naiulat ring nawawala habang 5 ang naitalang sugatan. Dahil naman sa lawak ng epekto ng Bagyong Christine, pumalo pa sa higit 2.6 na milyong individual ang apektado sa pananalasa ng bagyo. Pinakamaraming lugar na naitalang lubog sa tubig baha ay matatagpuan naman sa Bicol Region. Nagmula rin ang mga naapektuhang individual sa Region 1, Region 2. Ano, nakakatakot. Umaagos, no? Pucho, tapos makikita mo, bubong na lang. Tangin na yan. Ay, naku, Diyos ko po, sana hindi na maulit ito ngayong presidente itong si Bongbong Marcos. Pag naulit pa to, pucha, baka maubos ang populasyon natin. Oh, dapat talaga ano, itong bagyo kahit sa 2028 ka na tumama. Oh, pag si Inday Sara na presidente, para at least kahit papaano eh ano, may ano tayo, may laban-laban. Region 3, Calabar Zone, may Maropa. Region 6, 7, 8, 9 and 10. Region 12, Caraga, Barm at Cordillera Administrative Region. Nakapagtala rin ng NDRRMC ng higit 200,000 individual na pansamantalang nanunuluyan sa halos 6,000 evacuation centers. Habang mayroon ding halos 20,000 pamilya na pansamantalang nakituloy sa kanilang mga kaanak. Samantala, higit 1,400 kabahayan naman ang naapektuhan ng sama ng panahon kung saan Sapatay tayo dyan. Anong gagawin mo dito, Presidente? Magbibigay ka na naman ng 4 na kokolamber at saka 2 yero. Nakita niyo yung pinabigay niya doon sa may ano, sa norte. Tagi na yan. Pucha, kahit isang tao, kayang buhatin eh. Oo, ilang pirasong kahoy, tsaka ilang pirasong yero. Hype na yan. Inang talagang itong mga walang puso eh. 188 dito ay hindi na marintirahan pa. Sa ngayon, tulong-tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang iba pang pribadong sektor sa pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyong. Ay sus, eto na naman. Eh, magtrabaho ka kaya, Boss Dada. Ang laki ng katawa. Putang ina, bakit nanay ba kita? Pen, ha? Hindi naman kita nanay, makautos ka. Ha? Makautos ka. Sige, ganito na lang, Pen. Total naman, sakit na sakit ka na eh. Sa panggugulpi ko sa presidente mo eh. Maglagay ka nga dyan ng isa lang ng magandang nagawa ni Bongbong. Bilis. Bilisan mo, Pen. Maglagay ka dyan ng magandang ginawa ni Bongbong. Kahit isa lang. Yun totoo, ha? Putang ina, baka naman sa isip mo lang yan. Oh, huwag ka na. Huwag mo na kuutusan magtrabaho. Ito na nga trabaho ko eh. Oo, broadcaster ako. Newscaster ako. Oh, putangin na ikaw. Anong trabaho mong hayop ka? Baka ang tanda-tanda mo na, humihingi ka pa ng pera sa nanay mo, ha? Bayan, wala na. Binlock nyo na. Ay, gusto ko pa naman sanang gulpihin. Ay, Marjorie Manyago, morning boss. Di, punta ako vaccine next month. Thank you very much. Galit na galit sila pag may nagpapakulay. Oh, alam mo yung mga followers ko, na mga bashers ko, umaasa daw ako sa pakulay. Oh, eh, totoo naman. Utangin na mo, Pen. Anong pakialam mo? Eh, mayaman tong mga followers ko, mga subscriber ko mayaman. Hindi naman katulad nyo mga patay gutom kayo. Nood lang kayo ng nood. Diyan sa mga idol ninyo, yung mga vlogger ni Abnormal Bong. Oh, yung pagka ano, kapag ka walang pera, walang ingitero ha. Pagka gutom, pagka patay gutom, hingi na ayuda kay Tambaloslos ha. Oo, wala kayong magagawa, mayayaman yung mga followers ko. Kahit pigilan nyo yung mga yan, kahit na backdoorin nyo yan, oh, mayayaman yung mga yan. Hindi nyo sila kayang pigilan sa pagpapakulay. Mag-vlog ka din. Para hindi kayo naiinggit, ha?
Yung mga ano ninyo, yung mga idol nyong mga vlogger na tang ina, hindi kayang mag-live ng 3 oras, 30 minutes, pinakamatagal. Puro dead air pa. Oh, kaya kayo nanonood dito eh, dahil no dull moment dito, mantakin mo, isa't kalahating oras no, hindi pa tayo humihinto. Oh, mantakin mo, 3 oras na murahan to. Diba, Ronnie's Blue, 1972, salamat kayo. Galingan nila kasi, kamo, hindi yung nakakaantok na vlog. Para ano, hindi yung puros ano, puros indaysara kasi kayo eh. Kaya naboboring na kayo, pupunta na kayo dito. Sige, diretso. Kung Christine, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val Divina Grab. Grabe, ang daming nasalantang mga bahay, mga tao. O, ano na, bongbong. Ha, ano na? Oh, Liza San Jose, salamat kaayo. Naku, lalong maiinis yung mga basher ko niyan. Kunyari pa kayo, sabi nga ni Tricia Biberi, nag-i-enjoy naman kayo dito. Kunyari pa kayong naiinis kayo, pero gusto niyo namang ano? Gusto niyo namang 'di ba? 'Di ba? Ano pa? Oh, oy. Psst. Ingay naman nito mga to. Oh, ito si Kong Pulong. Oh, nagpa-drug test na. Oh. Ito na. Oh, kumasa sa hamon si Pulong. At nagpa-drug test na. Alam mo ba banat ba kung saan nagpa-drug test si Pulong? Nagpa-drug test si Pulong diyan sa may Pioneer Center, sa may High Precision. Sana man lang nagpunta tayo, nakita man lang natin siya, no? Hindi ba? Oh, ito. Pakinggan natin 'tong balitan 'to. President Sara Duterte na magpa-hair follicle drug test si Davao City First District Representative Paolo Duterte. Pero para kay Congressman Pulong, may ilang kongresista na aatras sa hamon ng bise. May pabirong patama naman ang mambabatas laban sa nagpapatuloy ng Qualcomm hearing. Yan at iba pang detalye sa balitang ihatid ni Jason Rubrico. Sumailalim sa hair follicle drug test si Davao City 1st District Representative Paolo Pulong Duterte nitong araw ng Miyerkules sa Mandaluyong City. Kasunod yan ang hamon ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Tignan nyo naman, hindi ba alam nyo ba na ito si Pulong, yung tatay nila Migs? Yung tatay nila Migs, nung tumatakbo yan dyan sa Davao, pinagkalat daw niyan sa buong Davao na adik si Pulong. Adik si Pulong, saan ka makakita? Ilang beses na ito nagpa-hair follicle test. Ilang beses na nagpa-hair follicle test, putang ina, wala pang sumusunod sa kanila. Hindi pa nagpapadrug test yun na sa Malacanang. Putaragis pa, paano magpapadrug test? Dun sa paligid ng bakuran niya, mayroong drug din. Ito naman mga mayayabang na mga young guns. Huchayan, ba't hindi kayo makapagpadrug test? Hinamon nyo si Inday Sara ng psych test. Magpapa-psych test niya, putang ina nyo. Magpapa-psych test yan at hinihingi niya, magpa-drug test lang kayo. Siya dalawa, drug test tsaka psych test. Kayo drug test lang daw. Pucha, sumunod sila. Yes, papayag kami. Pero sumumpa, ba't may ano? Bakit biglang may ano? Mayroong tawag dyan? Yung mayroong hinihingi na kapalit. Bakit? Si Pulong ba humingi ng ano? Humingi ba si Pulong ng kondisyon nung nagpa-hair follicle test? Di ba hindi naman? Eh na kung wala kayong tinatago, hair follicle test na. Tapos pag nagpa-hair follicle test kayo, o di hamunin nyo ulit si Inday. O Inday, o ikaw naman, hinahamon ka namin, sumpa ka dito sa Congress. Eh paano nga susumpa si Inday sa Congress? Puta, napakatanga nyo naman eh. Paano susumpa si Inday sa Congress? Hindi nga ma-explain. Noong committee chair, yung difference between a witness and a resource persons. Tama, mali. Hindi nga niya ma-explain yung difference between the two. Hindi nga siya nanalo kay Inday Sara. Hindi nga niya napasumpa si Inday Sara because as per Gloria Macapagal Arroyo, which is mas matagal at mas matalino naman kesa kay Chua, naging presidente pa yun ng Pilipinas ng 9 taon, eh according to Gloria Macapagal Arroyo, Inday Sara is correct. So bakit ako magti-take ng oath kung hindi naman ako akusado? Oh,
drug test na kayo, wala nang kondisyon. Kung feeling ninyo negative kayo, wala nang kondisyon. Take nyo kagad yung ano, yung opportunity para mapatunayan sa sambayan ng Pilipino na hindi kayo mga addict. Oy, by the way ha, yung mga ano, yung mga party list na yan, one rider party list, yung dyan sa La Union, oh, pagka hindi nagpa-drug test yung mga congressman nyo, huwag nyo nang iboto yung mga yan. Ibig sabihin, pag di nagpa-drug test, positive. O katulad nung nasa Malacanang, matatapos na yung termino niya sa 2028, hindi man magpapa-drug test yan. Alam nyo kung bakit? O, takot lang nila. Kita mo si Richard Gomez. O, nag-ano lang si Richard nung nakaraan. Binigyan lang niya ng patunay na maganda yung war on drugs ni PRD. Ano nangyari kay Richard? O, si Richard Gomez ngayon, may kaso daw. Yari. Para sa mga kumakandidatong kongresista sa 2025 midterm elections. Kahit kaninong challenge, as long as may buhok pa ako, lalo na yung mga young guns ng Congress, ibigay ko na kahit burnik ko. Oh, you know. Oh, mga young guns, puta, hinahamon kayo ni Pulong. Ano na? Alam nyo ba na si Pulong lang ang naglabas ng kanyang ano, ng kanyang assets and ano, yung ay hindi naglabas nung open the book ba? Nung audit ng kanyang opisina, inilabas ni Pulong, puta. Eh kayo bang mga young guns, kailan nyo ilalabas yung sa inyo? O si Pulong, nagpa-drug test na. Kayo ba? Kailan kayo magpapa-drug test? Oy, grabe ah. Ayan na yung party list nila. O yung PPP, oh. O, party list ng Pilipinong Pangdagat. Hindi, pwersa ng Pilipinong Pangdagat yung PPP, ah. Kala Pulong Duterte yan. Kaya, suportahan natin yan. So, putya, pati daw, burnik. Alam niyo ba yung burnik? Yung buhok yun sa puwet. Putya, ako nga, bilang na bilang ko yung burnik ko kung ilan, eh. Babawasan pa nila, Diyos ko po. Kung ikaw kandidato ka at wala kang tinatago, ba't di kang magpa-drug test, di ba? To show to your constituents na malinis ka. Nagpa-drug test din sa Davao City ang makakalaban ni Congressman Duterte bilang representante ng unang distrito ng Davao na si PBA Party List Representative Migs Nograles. Yan ay matapos siyang hamunin ni Pulong. Para sa accountability to, para sa trans... Anong drug test? Baka naman ano yan. Kung yung drug test na ihi-ihi lang, ma'am, hindi pwede. Dapat ano? Dapat hair follicle test din. O, huwag yung ihi-ihi lang, ma'am. Kasi pagka ihi lang, putya, kung mga 6 months ka nang di bumatak, di na makikita yan sa ihi mo. Pero putya, kung sa buhok mo, o, alam nila kung kailan ka nagsimulang bumatak. O, ganun yun. And we are just doing what people want to see or not. Ikatlong beses nang nagpa... Ano? Nagpabuhok ko? Ba't si Migs? Hindi buhok. Ano ba yun? Baduy! Baduy! Dapat ganyan din. Dapat hair follicle. Hindi yung ano, wi-wi-wi-wi. Wala kwenta yun. Dapat ganito. Kasi yun nga yung sinasabi ni Inday. Dapat ngayon din. Oo. Oh, ay, hair follicle din ba yung kanya? 2 weeks ang result. Putang tagal naman. 2 weeks ang result. Ang bilis-bilis lang na resulta niyan eh. Hello, Noble Tulyao. How are you? Mabuhay ka? Mm-hmm. Anyways, pero kung, totoo ba? Na hair follicle din? O, kung hair follicle din si, ano, si Migs Nograles, very good. Para magkaalaman na talaga. Dapat ilong ang itest if silicone or cattle. Kahit naman pagawa niyang 3 butas ng ilong niya, banat ba'y okay lang yun? O basta hindi lang sila mga addict, di ba? Oh, yun nga. O sige, o diretso. Hair follicle drug test si Congressman Pulong. Una ay noong hinamon siya ni dating Senator Sonny Trillanes at ang ikalawa ay nitong Agosto ngayong taon matapos siyang maghain ng panukalang batas kaugnay sa mandatory drug testing para sa mga opisyal ng gobyerno.
Pero ayon kay Congressman Pulong, hindi lang dapat drug test ang basihan para iboto ang isang kumakandidato. Huwag lang yung drug test lang ang tingnan ng taong bayan. Siyempre titingnan din ninyo yung kapasidad ng kandidato at yung mga accomplishments niya while serving their constituents. Sa tingin naman ni Congressman Pulong, may mga kongresistang hindi kakasa sa hamon ng pangalawang pangulo. Sa tingin ko, alam niyo na yung sagot. Magpa-drug test na lang sila. Pero magkaalaman na. Imposible naman, wala silang pera pang drug test. May sagot naman ang kongresista kaugnay sa kaliwat kanang akusasyon ng ilang mambabatas laban kay Vice President Sara gaya na lamang ng pagkakaroon ng problema sa pag-iisip at pagiging desperada daw nito. Normal yan, kami ang kalaban ng administrasyon ngayon. So syempre, sino ba yung nagko-comment, di ba? Syempre yung mga kaalyado nila. Are you hurt? Ako? Hindi, normal yan sa politika mo. Tinawag na nga akong drug addict, drug pusher, drug lord, drug smuggler. Kahit may limang anak ako at apat na apo. Kaugnay naman sa kanilang ama na si dating pa ng maganda sa mga Duterte, transparent. Diba? Yan ang maganda sa mga Duterte. Transparent sila. Sabi nga niya, tinawag na lahat na nga ng ano, tinanong sa amin. Tinawag na kami mga addict, pusher, drug smuggler. Puta yan, ang tagal-tagal ko na nagpapadrug test. Puro negative naman. Ito naman kapatid ko, tatawagin nilang baliw. Paano naging baliw yan? Iputya yan, baka mas matalino pa sa pag pinagsama-sama yung utak ng lahat na nasa gabinete. Mas matalino man, takin mo ha. Kung totoong baliw si Inday Sara, alam nyo ba, noong siya ang Department of Education Secretary, siya ang pinakamataas ang trust and approval rating at pinaka-effective na secretary ni Bongbong Marcos. Sige, sakyan natin yung mga sinasabi ng mga vloggers ni Bongbong na mga tanga. Sige, sakyan natin. May tama, may topak nga si Inday Sara. Tayo na partida, may topak na. Hindi nyo pa rin tinalo. May topak na si Inday, hindi nyo man lang nalagpasan yung trust and approval rating niya sa Department of Education at saka hindi nyo man lang nataasan yung kanyang effectivity or effectiveness noong siya ay Department of Education Secretary. Nakakadiri kayo. Nakakahiya naman kayo. May topak na nga yung tao eh. Hindi nyo pa natalo yung ano niya, yung numero niya. Kucha, hindi sila makaraos. Hindi sila makaraos doon sa nahuli. Drug din. Buti sana kung may nahuling pusher. Hindi. Kucha, ang nahuli, drug din. Operator, dyan sa ano, vicinity nila. Tangina, papano kung meron ng ISIS dyan? Diba, papano kung may ISIS na dyan, gumagawa ng bomba dyan sa ano? Diyan sa ano ninyo, sa vicinity ninyo, hindi nyo alam? Ganun kayo katanga? Sobrang ingot. Pangulong Rodrigo Duterte, tututukan daw nito ang pangangampan niya bilang mayoralty candidate sa Davao City. Kakampanya raw siya, pero sinabihan nga namin na mga piling barangay na lang na hindi na pwede lahat ng barangay ng Davao, 182 barangays yun. Kung gusto niya umakyat ng bundok, sinasabihan namin hindi na pwede. Diyan na lang sa, siyempre, diyan na lang sa downtown or at least makita lang siya ng mga tao. Makakalaban ni dating Pangulong Duterte ang dating miyembro ng kanyang gabinete na si Carlo Nograles. Kilala ang mga Nograles na... Ano nagawa nito ni Carlo? Na Carlo, tanga mo. Puta kung ako sa'yo, hindi ka na umalis sa TESDA. Matagal nang katunggali ng mga Duterte sa politika sa Davao. Sabi rin ni Congressman Pulong, bagamat itinuto... Oh, tsaka mukha ni Hanilit si ano. Hoy! Migs! Putsang ina! Ang dami mong papagayang mukha kay Hanilit pa. Baka ma-inlove si PRD sa'yo, ha? Uring ni dating Pangulong Duterte na kaibigan ang mga Nograles, kabaligtaran naman ito para sa kanya. Kung sa akin, hindi maganda samahan namin ng mga Nograles. Kasi yung tatay nila, ginawa kong drug addict sa Davao way back 1992-94. Doon nag-umpisa yung drug addict ako sa tatay nila. I did not consider them as my friends, ma'am.
Patungkol naman sa nagpapatuloy na Quadcom hearing sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte, may pabirong patama ang kongresista laban dito. Gusto niyo malaman kung magkano sila per hearing? Magkano? Sabihin mo na ako. Huwag na, joke lang yan. Ay, ikaw talaga pulong ha. Macharot ka din ha. Lahat ng hearing yan from Senate to sa House, lahat. Bayad yan, ay bayad. Matatandaan na sinabi naman ni VP Sara na tatakbo ang tatlong Duterte sa pagkasenador. Pero ni isa ay walang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Ay, alam ko kung bakit. Gusto niyo yung sabihin ko kung bakit? It's a sad story. I cannot tell you why. Oo, sa kay Banat Bay ko na lang sasabihin kung bakit. Para sa national elections. Sabi niya, wala pa naman talaga, wala talaga yun sa plano ko, no? Kasi may isang term pang ako as congressman. Tapos ever since pumasok ako sa politika, hanggang two terms lang ako. So yun nga, sabi din ng mama ko na tapusin mo yung, ano, yung term as congressman. Pero sa 2028, sir, may plano po tayo to... Wala. May plano akong mag-retire. Alam niyo kung bakit? Gusto niyo malaman? Sabihin ko na. Sabihin ko na. Naku, malulungkot kayo pag nalaman niyo kung bakit eh. Sabihin ko na. Oh, naku. Ay, Banat Bay, sabihin ko baka sakaling madulas siya sa ano niya, sa kanyang mga vlog. Hindi na nagla-live yan eh. Oo eh. Kaya, di ba, sabihin ko kay Banat, pag sinabi ni Banat sa inyo, malalaman niyo. Pero pag di sinabi ni Banat, eh wala. Ako pa naman, pagka mayroong sinabi sa akin, hindi ko talaga sinasabi. Oo, oh, kaya kasi pag sinabi ko, malulungkot talaga kayo. Malulungkot kayo. Kung ako sa gobyerno, yung mga taing-tai sa mga Duterte, yung mga praning na praning, takot na takot, kausapin nyo ako. Oh, tapos tanungin nyo, Boss Dada, bakit ba? Ano ba? Ano ba talaga plano nila sa buhay? O, sasabihin ko para, ganun ba? O, sige, bati-bati na kami ulit. Sa gitna ng mga pambabatikos at paninira sa mga Duterte, sinabi ni Congressman Pulong na humugot siya ng lakas sa kanilang ina na si Elizabeth Zimmerman at sa Panginoon. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Yan o. Nag-uusap-usap sila dyan. Sabi nila, ganito gawin natin. Ganito gawin natin ha sa... Oh, ganun. Oh, yun nga. Eh, wala tayong magagawa ron. Eh, ganun talaga. Oh, ganun talaga buhay. Gustuhin man natin. Oh, ano yun man natin. Eh, wala talaga eh.